malapit ako sa Diyos. Ibig sabihin, created in the image and likeness of God. Ako ito eh. Kamukha ako ang Diyos, kaya ako ginagawa ito. We have to start with our identity. Yun ang hindi natin. What is our identity? In the image and likeness of God. Bakit kinahitang parokong ito? Ah, kasi kaya tayo ay naalaga tayo ng kaluluwa kasi we are created in the image and likeness of God. Kamukha ako ng Diyos, kaya ako ginagawa ito. Kaya ginagawa lang yung mga programa ito. Bakit? Kasi tayo ay nilikha sa imahe ng Diyos. Who is God? Babalik ulit tayo. No? Sino ba ang Diyos? So God is love. At siguro sabi natin, alam na natin yun eh. But the problem is, do we feel God? Nararamdaman ba natin ang Diyos? Kapag nararamdaman ang Diyos, nararamdaman ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Nararamdaman ba natin yung pangangalaga natin sa bawat isa? Do we feel the warmth of one another? Nararamdaman ba natin yung pangangalaga natin sa bawat isa? Dito, mga umatid ng ating seminar, mga membro ng mga bisyong simbahan, do we feel the warmth? Naramdaman ba natin? So isang bahagi ulit po sa amin, medyo malalim yung pagtugon, no? So and then, so I am loving, I am love, I am love. Pakiulit nga. Isa pa, I am loving, I am love, I am love. Ako ay pag-ibig. Ako ay iniibig. Ako ay umiibig. I am loving, ako ay umiibig. I am love, ako ay iniibig. I am love, ako ay pag-ibig. Ako ay umiibig. Ako ay iniibig. Ako ay pag-ibig. Ikaw ba yung naging pag-ibig? It is just simply a play of words, pero ito, we have to start, kasi tatlo yun eh, no? Tatlo. Framework, speech, language, and action, behavior. So, kaya dapat sinasabi natin, I am love. I am love. Ako ay pag-ibig. Ako ay iniibig. Ako ay umiibig. Ako ay kaibig-ibig. So what is love? Nababalik niya. Sabay, alam niya naman niya. No? Yan, little done to lay down one's plan to life for one's plan's sake. Okay. Alam niya na yan. Okay. Now all of us can do great things. But we can do small things with great may ibig sabihin, sa ginagawa natin, lagyan natin ng pag-ibig. Ano man yung ginagawa natin? Ano man ginagawa natin? Ngayong panahon ng Kwaresma, marami tayong activity. Do it with love. Do it with love. Alam niyo kasi, sabi nga, there is a question of participation. Bakit kung isa nang ginagawa may ibang tao na mag-participate? Kasi kinakailangan natin ituro. Ano ituro natin? Na sa ating ginagawa, how little it may be, should be with love. So, sana po maging bahagi ng ating pag-ibos na alin. Kaya natin yung ginagawa itong mga programa na ito, and because of love, hindi sapagat, yun ang mga pag-usapan. Lakipan natin ang pag-ibig. Lakipan natin ang pagmamahal. Lakipan natin ang pagmamahal. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Hindi naman pwede kayo magpatayo ng isang malaking simbahan. Father, ang gusto ko lang, ang maibibigay ko
lamang ang isang kais. Pero anong ano, sa kagayaan ay pinapahayag mo na yung isang kais na ibigay mo ay lagyan mo ng isang napakalaking pagmamahal. Lagyan mo ng isang malaking pagmamahal. How would you translate that? Ah, nasa igon. Kasi ikaw yung nagmamahal eh. Paano mo ipapakita yung pagmamahal mo na magbibigay ka ng isang tiles na may kakipag ng pagmamahal? Tingnan, paano mo may gagawa yun? Na magbibigay kayo ng isang tiles with great love? So, imagine nyo kaya, paano mo kaya pa kung ibibigay yung isang tiles with great love? Sasaya ko pala kung ibibigay yung tiles. Pwede, no? With great love eh. Siguro sabihin natin, it is something insane. Pero hindi. How could you give a simple gift with great love? Para ka pala nagmamahal. Okay. So, revolution. Lahat. May mga ilang mga pagkilos na naman kung nais ko na sana mabigyan ng pansin. Ito ang bahagi ng pag-ibig natin. So, ano ito? Bilang sa parokya. Ang isa po rito ay itong ating dalawang patron ng kasambahayang Kristiyano. Pagamat hindi po lahat, pero I would like to discuss this kasambahayang dalawang patron ng kasambahayang Kristiyano. Ito po kasi kung yung maalala. Nagsimula po ito. Noong taong 2016, nagsimula ko ng taong 2016. At nakakalungkot isipin, hindi po lahat ay aware. Kaya na 2017 na. Sabi ni iba, pati tapos na ako sa amin, paano matatapos? No? Hindi pa naman tinatapos. Naputol. Hindi na tapos. Naputol. Kasi hindi pa tapos yan. So ano itong dalawang patron ng kasambahayang Kristiyano? Ito po yung programa ng diocese. Programa ng diocese na kung maaaring ay pwede sanang makatugon sa panawagan. Ito po yung nagsimula unang-una bilang panalangin. So inyo pong maalala kung sana po ay ma-reactivate po natin yung kasambahayan ng dalawang patron ng kasambahayang Kristiyano, BPKK. Ma-reactivate natin yung existing. Kung kayo magbubuo pa ng papagigot. Pero i-reactivate muna natin. Paano natin i-reactivate? Kasi ito po, bawat cluster ay may 10. No? 10 bahay. 10. At ito kalimitan mo yung 10 ito ay magkakapit bahay. O hindi kayo, malalapit ang bahay. So, mayroong kasama nito yung kwadro ng San Pablo unang Ermitaño. Sa ibang mga parokya, nagpagawa mismo sila ng kwadro din ng kanilang patron. So, hindi naman natin nagawa yun dito. Pwede nyo isama yung maliliit na patron. So, yun ang ginagawa. Bawat bahay, kasi mayroon po nakatalagayan, ha? May nakasabit ng mga pangalan. Pero sana po, sabi mo nga, ayos ko muling kunin yung mga pangalan. Ayos ko kasi iayos ulit. No? Mahimik talaga yung mga tao na kung saan yung may bahagi nito. So, ano yung nais natin bigyan ng pansin? Na sana po, kasi bawat bahay, kasi kung sampu yan, bawat bahay ay may tatlong araw. Ano yung tatlong araw? Magdarasal. Sino magdarasal? Yung membro ng pamilya. So, iapit muna. No? Iapit muna ng coordinator. Mula doon sa isang bahay na yun, hanggang pagkatapos ng tatlong araw, iapit doon sa kabila. Magdarasal ng pag-aatid. Pagkatapos ng magdarasal ng pag-aatid, yung tatlong araw na yon
Sana ay magdarasal yung buong pamilya. Kahit na silang buong pamilya lang ang magdarasal. Sabay-sabay mo sana kung makapagdasal yung buong pamilya. Na ang purpose sana po ay rin ay magdasal. Maging bahagi. Kasi ito po yung programa na at least po ay maka-involve yung marami sa atin. Na medyo iba kaysa doon sa dating ginagawa, kailangan po natin ng mas maliwanag ng pagtugon sa bahagi nito. Sana po yung may pagpatuloy natin. So, tatlo araw bago isang pamilya. Kung kayo isang po, so sa loob ng isang buwan, makukompleto kayo. Makukompleto kayo. And then sa susunod na buwan, ito ay March na. Dapat ngayon yung March kalahati na ng sampu. Kasi ngayon tayo ay March. Ang date na ngayon? Oh, so more than half na. Siguro ngayon yung mga nasa aming na. So 3, 6 times 3. 18. Ano yung pagpito? Na bahay na. So sana po yung pagpito yun. And then, sa susunod ko rin na buwan, may bibigay na naman uling pamphlet, no? At yung bawat cluster, yung bawat sampo, iikot ko niyon. Iikot ko niyon. So, sana po pakiayos po natin, no? Ang mayroon po niyan, so far ngayon, ay alin, yung Adelinawa, yung po yung po Carmen, yung po Holiday Homes, so far po yung pinalita natin na mayroon. So paki-activate to, paki-susod ulit. Pakisusog ulit kasi ang alam ng iba, one time event lamang. Pakisusog ulit at nais ko pong may bahagin ko rin po yung mga nais natin ng pagkilos para po sa bagay nito. Na sana po ay matugunan natin ito. Dalaw patron ng kasampayan ng isla. Na may pahayawatin natin. Ano? Kasi pari nga, do it with love. Ano pa? Nais ko pong balikan uli yung ating panalangin kapag po tuwing Webes. Nais ko bigyan ng pansin. Yung ating pong Webes na 7 to 7 na Holy Hour. 7 to 7 Holy Hour. Holy Hours. Maraming oras. Pero kayo, pwede niya lang kayo ng kahit isang oras. 12 hours na pagkatanong sa Banal na Implemented Ibig Bebes. So, panalangin para sa mga may sakit. Do it with great love. Alam ko kung minsan na makahirap na mismo. Yung mismo na lamang po itong oras na ito na 7 to 7. Alam ko po ay talaga nagbibigay kayo ng panahon, pero bigyan niyo pa po ng pagmamahal. Alam niyo kapag nagbibigay kayo ng pagmamahal, hindi ho umibigat, gumana. Kasi do it with love. So, alam ko may kasama ng pagmamahal, dagdagan niyo pa ng pagmamahal. Sabi ko nga po ay doon sa inyo, ipanalangin natin. Kaya pag kayo mag-insanwa, pag kayo magdarasal, hindi lang sa mga may sakit kayo. O mayroon kayong kamag-anak na may sakit. Kasi sabi nga natin ulit, kasi ito yung gawain natin, we are created in the image and likeness of God. Dito ko naramdaman yung pagmamahal ng Diyos. Dito ko ipinapakita yung aking pagmamahal. At ako ay pagmamahal. Kaya ako nagdarasal para sa mga may sakit. So,
Isa po yun sa aspeto ng mamuhay, mabigyan natin ng pagpapalaga. Yung pong ating 7-7 na panalangin para sa mga may sakit. Pero of course, yung panalangin din po namin kapag po yung ating po healing mass tuwing Webes ay pinadalang natin para po sa mga may sakit. Kasama po ang isang Martin ay dinutulog natin. Pangatlo, yung ating pong Florid. Yung ating pong Florid ay bahagi yun ng ating saluhan. Ngayon ay bahagi yun na kung saan ay kumisan kung tatanong ako, ano pong gusto ninyo? Kasi sana po ay ini-involve ko kayo na maging bahagi ng pagkilos ng ating isa ayos para po mapaganda natin yung simbahan. Kaya po kung mayroon kayong suggestion, suggestion, pwede po tanggapin natin, pwede hindi tanggapin, pero sana po ay magbigay din kayo ng suggestion mga pagkilos na pwede natin ayusin. Mapaganda po natin lalo yung ating simbahan para maging kaaya-aya sa panalangin. Para alin, maraming tao ang magdasal. Hindi mo na pumuno yung ating simbahan eh. Hindi na pumuno yung ating simbahan. Alam niyo, ang problem natin kasi sinasabi, Father, sa iba kami nagdarasal. Oo nga. Yung problema natin, hindi natin ngayon may ikha kung talagang sino ang nagdarasal at sino ang nagsisimba. And the very fact na hindi puno yung ating simbahan, there is something wrong. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ano nga lang natin? Ay tagdagan natin yung pamamahal. Tagdagan natin yung pamamahal. Sabi nga, dito po kung nakaraang Biyernes, sabi nga doon ay nagkasal ako doon sa Kalarueka. Sabi nga, Father, ang hirap nito magpabook. 2 years. 2 years silang magpabook. Dalawang taon ang kanilang booking para lang mailagay nila yung kanilang kasal. Yun ay hindi parokya. Maliit lang. Mas malaki pa nga ito eh. No? Kung nakapunta kayo sa Kalarueka, malaki pa ito. Malaki pa ito. Pero bakit? Lovers are attracted. Bakit? Because maybe there is much love there. Pero kung ito si Papa, narito rin, baka narito rin si Jesus eh. We have the same sacrament. We have the same blessed sacrament. Hey, isa lang namin pagkulang, siya sabi, hindi naman kasi ganda. Pero hindi naman siya napakaganda nyo. Masahil lang siya. Pero kung ayusin siguro natin si Papa, sabi ko, it's not the church. It is not the church. It is the atmosphere that we give. Kaya masabi nga, dapat nilalagyan natin ang pag-amahal. We have to attract lovers. By what? By how? By being lovers. Paano ka makapag-attract ng pag-ibig? Kung wala kang pag-ibig. So, kaya nga, we have to become lovable. Dapat gawin natin ang ating sarili na kaibig-ibig. Ako ba yung kaibig-ibig? Paano mo gagawin ang sarili na kaibig-ibig? Kinakailangan mong mag-isip na ikaw ay kaibig-ibig. Kinakailangan mong sabihin na ikaw ay kaibig-ibig. Kinakailangan mong kumilos na ikaw ay kaibig-ibig. Bakit? Because you are created in the image and likeness of God. I am lovable. I am love. I am loving. So ito yung bahagi na kung saan ay iniulog namin sa harapan ng po may kapal. Sana po makakaroon natin. Sabihin niyo ka sa katabi niyo. Sabihin niyo sa katabi niyo na I am lovable. Sige nga.
Nga, sabi niyo sa inyong kapatid, I am lovable. Ako'y kaibig-ibig. Kaya, ba't nahiya kayo sabihin sa kapatid? Sabi niyo nga, ako'y kaibig-ibig. Hindi ba ako kaibig-ibig? Sige na, huwag kayong mahiya. Sabi niyo, ako'y kaibig-ibig. Sa kapatid ninyo, huwag sa sarili ninyo, no? Ako'y kaibig-ibig. Sabi niyo nga, kapatid ninyo, ayun, tulog, malalaki. Ako'y kaibig-ibig. Baka naman nabi yung ako'y kagalit-galit. We have to think, we have to speak, and we have to act. Love. Kinakailangan natin mag-isip, kinakailangan natin magsalita, kinakailangan natin kumilos, bilang pag-ibig. Bilang pag-ibig. Yun muna, conversion of the heart. Yun ang babaguhin muna natin, belief system. Para masabi natin na this is the palace na napupuno ng pag-ibig. So huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya na maging bahagi ng pag-ibig na ito. Na, may isaayos na. Kasi doon magsisimula yung parokya. Nandun magsisimula yung parokya. Na maramdaman natin yung init ng pagmamahal ng bawat isa. Why? Because I am created in the image and likeness of God. At dapat lahat ng ating pagkilos doon magsisimula. I am created in the image and likeness of God. Yun ang unang conversion natin. Tsaka papasok tayo sa participation at tsaka sa mission. At sa communion. Pero yun muna ang isipin natin sa sarili na ito. So, yun lang po yung nais natin na bigyan pansin ngayon sa araw na ito ng maging bahagi ng aming paginilay na matugunan natin sa sarili natin pagtingin. Pero yun, ang inahakot ko para sa inyo ay mangarap tayo para sa ating parokya. Sana po makabuo tayo ng pangarap ng parokyano natin. Alam niyo, isang upang pangarap ito, kaya lang sabi mo, hindi ko lang dapat pangarap ito eh. Dapat maging pangarap natin. Alam mo, pangarap ko talaga sa parokyano natin? Alam niyo, pwede? Maging isang shrine. Shrine of Saint Martin de Porres. No? Bagamat siguro sabihin natin, napakalayo. Alam niyo kasi, yung ista ng simbahan ngayon, ang Dayos ng San Pablo ito. Once in every vacare ang shrine. Pwedeng maging shrine ng isang simbahan sa loob ng isang vicariato. Sa vicariato ng Holy Family, wala pong shrine. Wala pa tayong shrine sa loob ng vicariato ng Holy Family. No? Kaya pwede pa. No? Pwede pa. Pwede pa tayong maging shrine. Pero sabi mo ha, sabi mo, hindi lang sana maging pangarap ko. No? Maging pangarap natin. Kasi hindi pa rin yung sin eh. Kung pangarap ko lang, it should be a dream of the palace of St. Martin de Porres. Na ito ay maging sin. Bakit? Ah, there is much love for the sick. There is much love for the sick. Maraming nagdarasal para sa mga may sakit. Ito ay parokya ng umiibig sa mga may sakit. Kaya, ano nga, yun ay pangarap. Pangarap. Sabi nga, yung parokya ng parang gagawin niya, nagsimula rin sila sa pangarap. They started for 20 years. 20 years sila nangarap na maging parokya. Ngayon na natupad. Kasi na yung mga i-separate na maging parokya sa bayan. 20 years. 20 years sila nanarap. Pero natupad. Why not start our dream? Yun lang naman. Sabi ko, it's up to you. Kasi kayo may iwan dito.
Kaya dapat maging dream niya. Kasi kayo ka nabibilang sa parokya nito, dapat meron kayong pangarap. At ano yung pangarap niya? Ayun. Maging shrine ang St. Antipas. So, sana po hindi ko lang maging pangarap yun. Maging pangarap ninyo. Para maging pangarap natin. Ngayon, bahala ng Diyos. Pero we start with a dream. At bahagi yun ang pag-iwas na kung saan ay higit natin pakinabangan. Kasi tayo na mo tayo. Pinakabata. Ako pinakabata. Masyadong bata. Kapag masyadong bata ay mahirap. Mahirap tayong manalangin. Ako na lang. So Panginoon, maraming salamat po sa pagdidipon na ibinigay mo sa amin. Ako po'y nagpapasalamat at may nakinig ngayon sa araw na ito. Pinagtsagaan ngayong abang lingkod na magsalita sa kanilang harapan. Ako po'y nagpapasalamat sa mga panahon na ipinagkaloob mo sa amin. Sa panahon na inilagi namin ngayon sa araw na ito upang pagnilay-nilayan ang iyong walang hanggang pagmamahal. Ay itinutulog din namin ang higit namin pagtugon upang magkabayan kami ng aming patrol na si San Martin na may pamalas namin ang iyong walang hanggang pagmamahal para ang sa ganon ay makarating kami sa iyong kalawalhatian. Ipinaitulog mo ang kami na nabibilang sa parokyang ito na muli ka namin maibahagi sa bawat isa. Lalong-lalo na ho, maramdaman namin ang wala mong pagamahal. Lalong-lalo na ho sa aming mga naglilingkod sa simbahan. Nawa ay ipakita mo sa amin kung paano magmahalan at kung paano kami maging tunay na mga iyong mga minamahal. Ipakita mo sa amin na kami ay kaibig-ibig, na kami ay higit mong pinagpala sabagat binigyan mo kami ng pagmamahal na hindi namin karapatan. Idinudol namin ang lahat sa pangalan ng anak na aming Panginoon, si Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Awitin din po namin ang isang ama namin. Santo. Amen. Maganda ang gabi po sa inyo lahat.